Magandang gabi ho, mga boss. Vlog na naman tayo. Eh siyempre mamaya mag-collab tayo. Salamat po sa mga nanonood ng vlog ko ha, at kaka-interest kayo. Oo, maganda naman, di ba? Doon sa dumadagdag na subscriber, salamat din ho, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito sa tungkol ho dito sa mga pulis na involved sa droga. Marami ho tayong pagkikwentuhan, eh, mga ano lang. Pakinggan natin. Ni Secretary of Interior and Local Government Abalos, na mismo mga pulis at mga pideya ang nai-involve sa mga sindikato ng illegal na droga. Noong October 8, 2022 sa Manila, isang PNP Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ang naaresto sa likod ng nahuling 990 kilos ng shabu na nagkakahalagang 6.7 billion pesos. December 6, 2022 naman, mismong hepe pa ng pideya sa Taguig ang nahuling nagbibenta ng 9.1 million pesos na halaga ng shabu sa mismo pang tanggapan ng pideya. Ito ang sabi ni Abalos. Ang nahuli namin ay ang mga pideya ng Taguig. Sila nagbibenta ng shabu. Sino nagbibenta? Ang chief ng pideya. Sa nagbibenta? Sa headquarters ng pideya. Nako. Kaya paano naman talaga masusugpo ang illegal na droga sa bansa? Mismong mga awtoridad na dapat sumugpo sa droga ang sangkot sa illegal na mga transaksyon kaugnay nito. Inamin mismo ni Secretary of Interior and Local Government Abalos na mismo mga pulis at mga pideya ang nai-involve sa mga sindikato ng illegal na droga. Noong October 8, 2022 sa Manila, isang PNP Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ang naaresto sa likod ng nahuling 990 kilos ng shabu na nagkakahalagang 6.7 billion pesos. December 6, 2022 naman, mismong hepe pa ng pideya sa Taguig ang nahuling nagbibenta ng 9.1 million pesos na halaga ng shabu. 9.1 million pesos na halaga ng shabu. Mismong chief ng pideya sa Taguig ang nagbebenta. Ha? At mismo sa opisina, ang lakas ng loob, no, mga boss? ...ng shabu sa mismo pang tanggapan ng pideya. Ito ang sabi ni Abalos. Ang nahuli namin ay ang mga pideya ng Taguig. Sila nagbibenta ng shabu. Sino nagbibenta? Ang chief ng pideya. Sila nagbibenta sa headquarters ng pideya. Nako. Kaya paano naman talaga masusugpo ang illegal na droga sa bansa? Mismong mga awtoridad na dapat sumugpo sa droga ang sangkot sa illegal na mga transaksyon kaugnay nito. Wala na. Pag ganyan. Alam niyo dyan, no, yan. Yan, no, ngayon ang matunog ng usapan, eh. Marami yung involved na matataas na official dyan sa kulang-kulang na isang toneladang shabu na yan. Involved yung mga matataas, mga general, na gano'n, ang involved. Alam niyo naman na siguro kung sino-sino, no? Paano, ano, saan pupulutin itong bansa na ito? Sipin nyo, mismo chief ng pideya ang nagbebenta sa Taguig. At doon sa opisina niya, yun ang ginagawang ano. At ito, grabe ho yan, ha? Hindi ho biro yan. Yung mga ibang mga drug lord, naglalagay ho sa pulis, sa mga kapulisan. Ito hindi, sila mismo pulis, eh. Pideya na mismo. Wala na ho to. No. Congressman Tevez, involved din. Pagkatapos, si Peisa, yung anak ni Remulla, nahuli din. Wala ho. Umuulan, mga boss. Presko na naman ang ano. Paano na? Wala na. Mantaki mo yung sa Taguig, 9.1 million peso halaga daw na shabu ang ibinebenta nung chief ng pideya doon, ha? Hindi ho ano yun. Yun yung mga nahuhuli pinagpapatay. Alaman lang, mga gramo-gramo. Ito hindi ho, Kilo. Kilo. Ang pag-uusapan. Kaya ho yan, yung opisina ng pideya doon sa Taguig, wholesale. Yun ho mga napagpapatay nung panahon ni Digong, retail. Mga retail lang, nagre-retail lang yun, pangkain. Itong mga opisyal ng gobyerno na involved dito sa droga, na mga kapulisan, pideya, wholesale po yan, wholesale. Isang bagsakan lang.
Oo, hindi ho yan maliitan. Kita nyo, 9.1 million ang mismong nagbebenta, yung chief mismo ng PIDEA. Sabi ni ano ha, Abalos ha. Oo. Tapos patay, ang daming pinatay noong panahon ni Digong. Ang daming pinatay hanggang ngayon nga. Oo, to. Hinaharang pa nila yung mag-iimbestiga kay Digong tsaka kay Bato tungkol ho sa war on drugs na sinasabi, kill, kill, kill. Oo. Ano na? Ha? Plano to. At marami pa ho yaan, di ho ba? Nagbigay ng, nag-render sila ng courtesy resignation, yung mga general sa kernel, 900 plus, o. Hindi pa ho yata tapos yun. Susuriin ho daw yun ng five-man panel kung sino ang tatanggapin ng pag-resign at kung sino ang hindi. Ah, mga chief. Eh, yun o, eh, ano yun. Kagaya nito, huli-huli na to, sumihirit pa sila. Hindi kami kasama, ganun, ganito, ganun, ganyan. Eh, yun din ho yan. Yun ho mga nagbigay ng courtesy resignation na sa panawagan ni Secretary Abalos. Eh, ganun din ho yan. O, bakit ano? Ano bang kasalanan namin? Bakit tinanggap mo yung resignation namin? Oh, ganun, magpapaliwanag ho yan. Ilalaban ho yan na hindi nila basta-basta aanuhin na involved sila. Oh. Grabe ho, ah, oh. Marami ho, marami, marami, marami. Mahigit 34 na yata kanina eh. Yung ano, kaya ito na lang ho inano ko eh, kasi mahaba ho yung kulab natin eh. Total, napanood nyo naman na sigurado yung mga pangalan ng mga involved na mga opisyales. Oo. O may Domingo. Ewan pa iba. Oo. Ha? Mahaba-habang paliwanagan po yan. Ay, pakinggan ho natin si Marlico, ah. Ngayon, nabibigyang may hinanda ako sa inyong dasal, okay? Dasal, magpapasyon tayo. Tayong manahimik, okay? Tayo magnilay. Handa na ba kayo sa ating pasyon? Are you ready? Ang titulo po ng ating pasyon ay Pasyon di... Pasyon di smuggling. Featuring O Nanay, Puting ng Norte. Cheloy, Jutok, Emerald, Bikaka. Nakakatawa to si ano to eh, si Marley ko eh. Tuloy natin. Hindi smuggling. Para sa iyo, bongbong, napupuno ka ng pulboron. At ang asawa mo naman ay napupuno ng abo ang kanyang baga. At ikaw naman, Boying, lagi ka lang pabida at puro sarswela. Kasama si Benhur na namimilipit ang dila sa paglilitanya ng mga kwentong kahina-hinala. Samantala ang mga Pilipino ay talaga namang nagsasakripisyo. Patuloy na binibigyan tayo ng kalbaryo ng pa One day ago lang ho to, ah. One day ago lang ho to, ah. Ah, at meron ng 13,000 views, oh, ah. At maganda ho mga comment nito, binasa ko mga comment nito, may mga nakagaano na naniniwala sila sa sinasabi ni Maharliko, oo. At nagsisisi rin sila. Umaayon sila kay Maharliko na nagsisisi rin sila. Oo. Na naging pulangaw sila, ganun, oh, tulay. Pamilyang ito, naway sila ay magkaway-kaway na papuntang Hawaii. Natatawa pa siya sa kalokohan niya. Laging lango sa syokto. Ayon sa puting ahas, dapat maghimas ng rehas ang babaeng ahas. At itong mga susunod kong litanya para kay Pebbles. Yung puting ahas ni Marley ko, may pakpak pa eh, o dalawa. Talakera. Sa araw ng Biyernes Santo, walang pagninilay. Sino ba yung Pebble Star Lakera? Ah, Marley ko. Hindi ko kilala yan eh. Para kay Unanay, o unang ginong bongbong, ang kaluwalhatian ng bayan ay nasa iyo, pero hindi ito makakamit
kung ito ay iyong ipagkait at patuloy ang pagmamalupit ng mga sindikatong kasanggang dikit at ng iyong waswit. Ayan na, tuloy-tuloy ang ating pagbabasa ng pasyon. Meron tayong ball, Jack Julieta, magantay ka lamang. Okay. Eto na ang susunod nating pasyon. Uulitin natin. Oo, nang ginong bongbong, under the saya ng sangkalupaan. Mabait. Bisit. Under the saya ng sangkalupaan. Ay, maliko ka talaga. Et ngunit lubhang lutang at punong-puno ng kaduwagan. Dati si Bibi Leni, ngayon yan na naman lutang, ang gulo talaga. Ano kaya kasalanan nito? Malaki kasalanan nito. Tung si Bongbong na to kay Maharlika, totoo. Ay kay Maharlika, ngayon Maharlika na talaga eh. Oh, lumiko na eh. Oh, di ba? Tuloy. Oh, nanay. Aba, Liza, butod na butod ka na sa kaka Toma. Habang lasinggera pala yung ano, sawa ni His Excellency. Oo. Ikaw ay pinagmamasdan, nababanag sa iyong mukha ang kasakiman. Yawa. Pisting yawa nga, Rodoy. Pisting yawa. Ayan. Kayong dalawang magkapatid, Lisa at Martin, parehong butlog ang mata. Magkapatid na walang patid sa pagkabig. Pagkabig. Puntahan naman natin si Emerald Bukangkang na walang humpay. Ang pakang... Sino naman yung Emerald Bukangkang naman? Hindi ko kilala yung mga pinagsasabi ni Maharlika ko, ah. Kang... Kaya iikang-ikang Cheloy na mahilig sa baboy na walang kalatoy-latoy. Ipagpatuloy ang pagsabog sa kilikiling may amoy. Ayon sa puting ahas, malakas daw ang iyong pagpapasabog. Mel ng PCSO, pinaglihi sa langkat durian. Tantanan mo na ang sunod-sunod na pagpapatama sa loto. Yawa mo 10 milyong tara mo sa bawat STL. Mananagot ka sa taong bayan kapag ikaw ay siningil. Tuloy-tuloy ang ating pasyon. Lisa, magaling magatik-atik sa Smartmatic. Ilang boto kaya ang iyong pinitik? Ikaw, Congressman Swansing, nasaan ang iyong kasing-kasing? Bakit umurong na ang iyong kutotoy sa Pangulong Kuting? Maawa ka sa mga kinabukasan ng ating mga chikiti. Sa Pangulong Kuting, yeah. Redulay. Okay, tama na, pasyon, okay? Ayos din yung pasyon ni ano. Matindi ho si Maharlika. Tignan nyo yung mga Boljack niya. Boljack TV yata yung ano niya, station niya. O, panoorin nyo. Nag-subscribe tuloy ako rito eh. Oo, dati eh. Okay. Oo. Kung paano niya ho, inaano si BP Lenny noon, nag-iimbento siya ng mga panira kay BP Lenny. Ngayon, iba. Kung noon, nag-iimbento siya kung paano purihin si Bongbong. Eh, ngayon, iba. Ang sinasabi niya ay puro katotohanan na pagkatao ng mag-asawa. Ha? Mag-collab na po tayo, mga boss. O yun na, o. Paano titino itong bansa sa droga? Eh mismong matataas na opisyal ang kasapi. Ha? Ang nagpapatakbo halos na ng droga. Pideya ho yan, ha? Pideya. Cheap ng Pideya. Ang gamit, opisina ng Pideya. Ha? Tonelada ho, pag-usapan. Kilo. Ha? Ang dami hong namatay. Lalagyan ho ng baril. Tapos, isa nga eh.
Nalagyan ng baril sa kaliwa, ay sa kanan eh. Eh, kaliwete pala yung bata. Oh, buko-buko. Wala ho tong ano. Kawawa ho talaga to. Wala hong ano. Wala hong mangyayari. Nakakalungkot to talaga, mga boss. Oh, sa dami na namatay, mga kawawang mga nangasinelas, nakakasinelas. Oh. Ha? Ang bentahan ho nito mo. Yan mga opisyal na yan. O, General, Colonel, ha? Hindi ho yan ang ano. Meron pa ho yan mga galamay sa baba. Hindi ho yan yung mismong ano. May mga galamay ho yan. Opisyal ho, ibig sabihin meron ho yan mga pon. Kumbaga sa chess, may mga pon ho yan na ginagamit. Parang sa chess, oo, may mga sarhento. O kagaya yung Mayo, di ba? Master Sergeant Mayo, oo. Meron siyang landing, ha? Landing, ha? Oo. Doon nahuli yung ano, doon nakita yung mga shabu. Oo. Karamihan ng shabu, nakalagay sa ano, chabu, oo. Ha? Ha? Eh, tulog. Tumbansan to, dasal. Yun na lang mo talaga ang ano dito. Wala nang milagro. Yun na lang mo. Eh wala ka nang maririnig kay His Excellency, di ba? Wala siyang pakialam dyan. Bahala ka na dyan na mga official kayo, Abalos, bahala ka dyan. Diskarte mo yan. May marinig ka ba kay, ano, kay His Excellency? Wala, di ba? Ababiyahin na naman daw yata at sa Mayo eh. Marami ho to eh. Magkulam na po tayo. Jeff Ramos na, shout out ha. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa lahat. Oh. Nasa ano to sa South Korea ho to eh, si Jeff. Oh, ang ganda trabaho nito. Oh. Nasa textile ho siya eh. Oh. Petik-petik lang eh. Pinapanood ko parati siya eh. Ano to? Dan Laya. De Los Santos, welcome to the club. Sabi niya, kawawa daw si Bantag at Tevez, sabi ni Attorney Topacio. Alam mo yung mga attorney na yun? Attorney. Ezequiel Sionco. Huh? Ezequiel Sionco. Welcome to the club. Ezequiel. Alana ang mga yan. Nagtago na yan sa amo nila. Alam niyo na kung sino siya. Oh, totoo. OG Castañeda, shout out ah, sabi niya. Good ang kay Digong at Bato. Kaya kailangan kaya. Ano to good? Ang kay Digong at Bato. Kaya kailangan kaya. Si Pacquiao fugitive na yan sa US. Ngayon mo sabihin, Bantag, na makipagpatayang ka na lang sa gobyernong ito. Ulitin mo ang sinabi mo para makita mo ang hinahanap mo. O, talaga lang. Ha? Wala. Dan Laya de Los Santos ulit. Oh. Good day, Carox. Bakit sa Caloocan lang sinerf ang warrant? Yung warrant. Di ba may bahay si Bantag sa Bel Air, Laguna? May farm din siya sa Bataan, may bahay din siya sa Baguio. Oh, eh baka walang pamasahe. Kaya yung doon lang sa malapit doon sa ano niya, doon lang si Nerve, ha. Pasensya na ho kayo. Medyo maingay ho, ha? Pero siguro mas malakas ang boses ko eh. Ha? Ngayon lang umulan eh. Oh. Sabi ni Eduardo Pulido, shout out ha. Good evening, Carox. Keep safe always and God bless. God bless, Eduardo Pulido. Christian Cheng, shout out. Good evening po, Sir Rox. And to everyone. Sabi niya. Onopre Jara, shout out. Sabi niya, may hinala akong tutudasin na sinabantag at Sulweta para napagtakpan ang totoong godfather sa mga krimen nila. Baka ngayon pa lang ay baka tunaw na ang mga katawan nila sa asido. Oo, malupit ka, Onopre ha. Pwede yan. Eh, yung 34 sa Bungero, nasa na ba? Paano ba yon? Natunaw din kaya yon? O pinakain sa buhaya? Edelberto Garcia Jr., shout out. Sige nga, Bantag, lumabas ka. Kala ko ba atapang ka? Puro ka lang pala dakdak. Parehong pareho kayo ng amo mong si Dutay.
sagad sa data. Pag naririnig ng ICC, nangangatog. Same style, sabi ni Edilberto Garcia Jr. Oh. Fidel Marpil, shout out ah, sabi niya. Mga ulol, sinong lulukoy ninyo? Dapat matagal ng hinuli o kaya abangan na lang nila. Naku po, Lord, bakit ganito po nangyayari sa bansang Pilipinas? Lord, kayo na po ang bahala. Totoo, Fidel Marpil. Ito pa sinasabi ko na nga eh. Dapat yan, pinopostihan na yan dahil sigurado naman magkaka-warrant of arrest. Oh, nang patingo ko nga, warrant of arrest, biglang ngayon, manhunt. So, talaga, saka kayo magmamanhunt. Bayan? Ito? Arsentones. Welcome to the club, Arsentones. Sa dami ng pera ni Bantag, baka maging si Baby Ban, gandang hari yan. Ha? Nagpa-opera na ata, nakita daw sa klinika ni Vicky Bello. Christian Cheng, oh, sabi niya. Kalokohan ng mga yan, Sir Rox. Anong pinaka-utak si Bangag na Bantag sa pagpaslang kay Percy Lapid? Paglakuan niyo mukha niyo, alam namin halos lahat sino ang master of all master eh. Galing tong Christian Cheng na to. Divine Wilson, friend, shout out ah, sabi niya. Walang opposite kay Bantag Karaoke kasi busy ang PNP sa pagnanakaw at pagbibenta ng drugs. Oh, patay tayo dyan. Wala na, puro ka po. Kapulisan na nga eh. Anak ng weteng. Oh. Ay. Christian Cheng ulit. Oh. Manhunt, bagang. Actingan nyo na lang yan. Ano yun? Isasangkutsa nyo na naman ang publiko sa sarili nyong mga buto. May gali kayo. Galit si Christian Cheng. Elizabeth Iscare. Oh. Good evening, Sir Rox. Wow. Malawakan daw na manhunt itong gagawin ng mga pag-aresto kina Bantag at Sulweta. Totoo ba ito? Sige nga. At antayin natin. Di ba yan focus-focus lang na kunwari kung pinaghahanap ha, ang galing-galing nila. Totoo yan ha. Susunod yan, magbibigay pa yan ng premyo. Tignan mo ha. Kabisado na natin yan, napanood ko na to eh. O, ang bida si Kimo. Parang ano to, nardong putik, parang mga ganun yung mga putos. Rodolfo de la Cruz, shout out. Si Bugok Remulla, ang yabang mo, Boying. Galit si Rodolfo. Elizabeth Iscare. Isa pa itong si Remulla, sobrang yabang talaga sa ICC. Eh di ba niya alam na international court yan? Baka akala niya court na bayaran lang yan. Kakatawa siya. Sino siya para magsalita ng ganyan? Di daw niya papasukin. Mga tanga ba yung ICC para masindak sa isang maliit na bansa? Kakatawa talaga sila. Totoo yan, Elizabeth Iscari. Ewan ko mga ba. Anong klase ito mga to? Ang yayabang, no? Pusa, hindi pa papasukin. Ferdinand San Juan, no? Good evening po, Karox. Dasal. Patnubayan niyo po kaming mamayan ng bansang Pilipinas, mahal na Panginoong Hesus. Totoo. Christian Cheng ulit, oh. Medyo nga po, Sir Rox, tumaba kayo. That's good po. At maigi po, di na kayo naninigarilyo. Kasi di po ba, cigarette smoking is dangerous to your health. Ang nakakapagtaka lang po, Sir Rox, bakit nag-produce pa ng sigarilyo? If dangerous lang naman pala ito sa health ng nilalang. Totoo nga eh. Kikita kasi dyan, Christian Cheng eh. Oo. Tsaka nakaka-addict talaga. Oo.
Ang hirap tanggalin ha. O kundi pa ako nagkaroon ng tagyawat sa loob ng ilong kasi o dalawa pa. O. Ngayon, magte 10 days na yata o hindi ako nag ni isang stick hindi o. Salamat talaga. Salamat sa tagyawat sa ilong. Ha? Magaling na siya o. Magaling na siya. Aida Dombrihe Bringe. Shout out. Nasa Davao si Bantag. Tawa-tawa ka. Ana Larenas. Sumagot siya. Correct. Bantag is protecting Digong nyo. The mastermind to the kill. Percy Lapid. Speak up. Speak up na Bantag. Sabi ni Ana Larenas. Aida Dombrige ulit oh. Nakakahiya ang DOJ ng Pilipinas. Walang galang. Only in the Philippines. Totoo yan ha. At ang DOJ secretary pa yan ha. DOJ secretary pa yan ha. Oo. Walang galang. Ang daming makapal din siguro itong mukha nito no. Kasi nung nasakasuhan yung anak niya, maraming humihiling na mag-resign siya. Dahil for de la Quedesa, kasi nga anak niya yung involved sa malaki ha, hindi maliit na na kaso ha, importation of high grade marijuana ha, yung kush o absuelto, hindi pa nakialam nun ha. Galing talaga yung mga taga Cavite, Prince Sherbin, galing talaga ng taga Cavite, Prince Sherbin. Rolando Resco, shout out ha, sabi niya. Ah, natumbok mo, Sir Rox. Dapat ganyan din ipayo niya kay Bato at kay Inutil na pulgas ni Xi Jinping. Totoo, di ba, Rolando Resco? Pinapayuhan niya sila Bantag, di ba? Sumuko na kayo and face the music. O, di, nampayo niya itong kitigong sa kay Bato. Ay, apo. Ayaw ko ba? Nakajima Priscila. Shout out. Tinatago yan ni Duterte. Malamang. O, malamang. Aida Dombrio ulit. Sila rin ang kukuha ng reward. Ha? Nakajima Priscila ulit. Oh. Ngayon, malawakang pagharap. Dapat nyo nang... Eh? Ngayon, malawakang paghahanap. Dapat noon pa, ready nyo na. Tapos, maghahanap. Mga bobo. Ang galit si Nakajima Priscila. Nung ko ba nga di ba sinasabi, Nakajima? Oo. Oh, pupostihan lang. Yung dali-dali lang. Yung kinawa dyan pa. No? Lord Elisa M, shout out. Ha? Xerox, di pa uhuli ng buhay yan. Tingin mo naman kung magpuporma parang hari. Di pa payag yan na pagbihisin at ng panda pag nakapasok sa oblo. Pagsasawaan yan ng mga inmates. Mabuhay ka, Sir Rox. Nakajima Priscila ulit oh. Oy, long time no siya, Nakajima Priscila. Sabi niya. Dapat mga ari-arian niya si Bantag at Sulweta, kunin ng gobyerno. Totoo yan. Kasi unexplainable yung wealth nila, di ba? Eh, gunit dadapot subalit, eh, lapat lahat. Oh. Wala na, hindi na yata uso ngayon na salin, eh. Ha? Wala na, no? Wala na, salin. Buti pa nung panahon ni Pinoy, mayroong salin. Ngayon, wala na yata salin, eh. Hindi na uso. Hindi na uso. Oh. Ebelio Nazareno. Shout out, sabi niya. Nagtatago na yan dalawang yan sa puwit ni Dutae at Kibuloy, Buloy, sabi ni Ibilio Nazareno. Ay, nako. Christian Cheng ulit oh. Kaya po di na pinapatulan ni Madam Philippine Legit President Atty. Lenny Robredo ang mga ninangat na tat ni Maharlico against sa kanya. Kasi po, sabi ni Madam Atty. Lenny, para na lang din daw kasing binabalidate mo ang mga akusasyones sa iyo. Minsan daw po, huwag na lang pansinin as long as wala siyang ginagawang masama at wala siyang sinasagasaang nilalang at kilala niya ang kanyang sarili. Napakabait po kasi talaga ng lehitimong presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero para sa akin naman po, Sir Rox, kabaligtaran ako ni Madam Atty. Lenny, ako ang nagpapasada doon sa mga nadali sa kanya. Minsan din kasi need sila na i-counterpart kasi mga namimihasa na eh. Totoo. Ha? Alam mo ba sa sitwasyon ngayon? Ha?
Mukha ko, mali ako ah. Pag lumabas si BP Lenny at tinayuan yung mga nakikita nitong PN Trayo na nagkaroon ng hindi maganda nung nakaraang Mayo eleksyon, lumabas si BP Lenny, nanawagan yan, ewan ko lang. Tapos sumabay yung mga kaparian, kagaya nung nangyari sa People Power 1, ewan ko lang. Ah, kung si Cory Aquino, nung nanawagan, lumabas ang ganong kakapal na tao, baka pag si BP Lenny ang nanawagan, baka doble pay. Ano sa palagay nyo? Ha? Ngayon wala eh. Walang ulo eh. Walang ulo eh. Tapos merong isang parang cardinal sin din na mananawagan din. No, sa kapakanan ng taong bayan ng bansang Pilipinas, hanguin sa korupsyon. Ah, andyan na yung mga PM mayor, nakatutok na. Alam ng PM mayor what they did last summer. Ah, oh, ah, ewan ko lang ah. Sige. Pero talaga lang dapat meron yung pag nanawagan si BP Lenny, ewan ko lang. Baka iba usapan. Ha? Librado Ludovico, sabi niya, dapat noon pa nila ginawa yan, binantayan si Bintog at Sulweta. Itanong niyo kay Darna, mga Hinduropot. Hay nako Pilipinas, pwe. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Stay safe, El Brado. Di ba sinabi ko na noon pa dapat bantayan yan dahil kahiyaya nga. Pag biglang nawala yan, o ngayon, ano? Nga nga. Tapos manhunt, manhunt. Pucha, malawakan, manhunt. Kaya nyo bang pasukin? Kung doon sa nagtatago yan doon, baka ni hindi kayo makapunta. Si Dilima nga, muntik pang nasalvage doon eh. Oh, sabi ni Mutabato eh, oh. Muntik pa siyang masalvage si Dilime. Oh, utos daw eh, tirain eh. Oh. Pero parang nakatunog si nahanap ko 'yun eh. Yung statement ni Mutabato na pinatitira si Dilime, oh. Kung pumasok sila doon, ubos sila. Hindi sila umakyat eh. Oh. Sabi oh. Siguro nakatunog eh, sabi oh. Kung umakyat sila, tapos sila. Librado Ludovico ulit to. Bayag mo Rimulya, ikaw ang iimbestigahan. Nako. Nako po Pilipinas eh. Moro-moro lang 'yan, sabi ni Librado Ludovico. Christian Cheng ulit, ang dami ah. Sige po Sir Rox, thank you po so much. God bless. Ingat po. God bless Christian Cheng. Sheila Santos. Shout out para lang silang tanga. Ha? Para lang silang tanga. Karox, mga inutil, galit si Sheila. And si Karyon, shout out ah. Adik ba yan si Rimulya? Walang galang magsalita, puro kayabangan lang. Totoo. Eh, sabi nga ni Bantag, ito eh, dapat ipa-drug test 'to eh. Oo. Na. Ah. French Ervin Sapeda, shout out ah. Sabi niya, magandang nakatakas na gabi po sa ating lahat, Sir Rox. Kawawa naman kami, Sir Rox. Nabugbog kami sa paninisi sa paghahanap kay Cowboy. Wag naman ganon, Sir Rox. Masipag din naman kami, di ba? Palagi niyo naman kaming nakikita sa presscon, di ba? Ha? Kaya Sir Rox, nagtatrabaho naman kami talaga. Kung di kami masipag, makakalaya ba agad kami, ha, Sir Rox? Ay nako, Preserbin. Tignan nyo naman kung gaano kami kabilis at kasipag sa pag-aksyon, di ba, Sir Rox? Simbilis ng kidlat, wala nang lulupit pa sa bilis. Kaya huwag tayong masyadong judgmental, ha, Sir Rox? Buisip! Pagbigyan nyo lang kami, mahahanap din namin niya si Cowboy ayon sa ating anting-anting natin. Pagputi daw ng uwak, kindam pisting yawa, basta wait lang tayo sa Rox. Tiwala lang tayo, sabi nga sa kanta, may bukas pa ha sa Rox.
Shout out, Ines Ines, Luzby, Esther, Alice, Zenny, mga share din sa Pedas Angel po yan eh. Ah. Aya Sulaiman, anak, shout out ah. Ay, naku, pre, share din ka. Rolando, Rolando Cruz, shout out. Sana maubos na yung salot sa gobyerno, sana paglabas na rin ng ICC. Paglabas na rin ng ICC ng warrant, mahuli si Kibuloy ng FBI. Oh. Puti. Anong klase ito? Ano to? Anak ng puto. Wanted ng FBI, may sariling istasyon ng television. SMMI, truth doesn't matter. Ay, does matter pa, does matter. Ah, God. Ha? Rasuriano, my friend, shout out. Ah. Asan ka na ba? Ruth Plenos, happy Sabbath. Welcome to, shout out, Ruth Plenos. Long time no see. Happy niya. Xerox, good evening. From Hong Kong, Bantag, dance the music. More power, Xerox. Sorry, minsan lang ako mag-comment. Hanggang panood lang ako sa vlog mo. At making lang sa mga binabasa mong mga comment. Ang galing nila mag-comment. Like it. Like it. God bless us all. Oh. Es Makise, shout out ah. Sabi niya, good evening po, Sir Rox. Palabas lang po yung malawakang manhunt. Yes, tell it to the Marines. Nasa ibang bansa na yan. Oh, ha? Kahit hindi tayo abogado, Sir Rox, matatalino tayo para hindi natin maintindihan. Saved by the big boss na ang mga yan. Ingat lang po palagi, Sir Rox. Manalangin na lang po tayo lagi na huwag silang patulugin ng kanilang mga konsensya. Totoo yan, S. Makise. Friend Sherwin ulit, oh. Sir Rox, talaga bang singlabo ng tinta ng pusit ang hula niyo na mapalabas si Boy Cowboy? Ang dami nating malulupit sa Senado. Bakit mukhang tahimik silang lahat ngayon? Yung mga mahihilig sa kuda, sa tapang, si Boy Wonderful, bakit mukhang no say siya sa mga ganap ngayon? Ha, Sir Rox? Si Kimo ba yung sinasabi mo? Si Kimo? Eh, baka barkada niya si Bantag. Oh. Diba? Malay mo, baka maisipan ni Kimong samahan si Bantag sa Oblo. Eh, naisipan niya na nga, pagka si Digong daw nasintensyan tsaka si Bato, sasama raw siya. Oh, masarap daw pagkain sa Amerika sa loob ng kulungan. Sanay naman daw siya makulong. Kimo! Magandang gabi, Kimo! Ha? Ano ba? Mga taga-Tongres, no say din, Sir Rox. Si Sentul po, baka pwede din siyang mag-ingay about manhunt kay Cowboy. Konti lang po yung hinahanap sa dami ng malulupit na siga-siga. Di mapalitaw sa taguan ang mga pisting yawa. Ha, Sir Rox? Anak ng tutsang ni Judas. Talaga, Sir Rox? Ha? Yung palabas na aksyon ngayon, naging comedy, Kenkoy, na lang, Sir Rox. Ilang daang milyong Pilipino versus dalawang bubuit. Di mahuhuli at mapalabas sa lungga. Alam na di, Sir Rox, pinagtatawanan lang tayo ni Boy Cowboy. Kasi isang damakmak daw tayong mga hutsunga. Sabay belat sa ating lahat. Kaya, Sir Rox, mangingibang bayan na ako. Ayoko nang maging taga Cavite. Ha? Di na tumatalab ang anting-anting namin. Pwe, mga visit. Ah. Ito. Marco Duca, shout out ah. Sir Rox, daming payaso sa gobyerno. Ang laki ng mga intel, pan. Pero mga nega resulta. Totoo yan, Marco Duca. Marco Duca ulit oh. Tama ka, Sir Rox. Bakit hindi pinapostihan ng DOJ ang laki ng intel pan pero negative action? Totoo yan, Marco Duca. Noong ko pa sinasabi, kahiyahiya ako dahil kahiyahiya talaga eh. Wala eh.
Bong Tupa, shout out. Hindi pa huli ng buhay si Bantag kasi sigurado supot ang naghihintay sa kanya sa kulungan. Totoo yan, Bong Tupa. Sa Joy Cubarubia, shout out, ah. Inaantay makatakas, ah? Inantay makatakas tapos pinalabas ang waran. Totoo yan, Joy. Ito. Maricar Baldonado, shout out, ah. Magandang gabi, Xerox. Sa akin po, talagang pinatagal yan kay Bantag dahil nagplano muna kaya ngayon lang nilabas ang waran. Always be safe po, Xerox. Salamat, Maricar. Preserving ulit, oh. Xerox, isusurrender ko na ba ang visa ko sa mga anting-anting namin basta nahuli at napalabas si Boy Cowboy? Kasi aminin natin na hindi, sir. Ah, kasi aminin natin at hindi, Sir Rox. Isang malupit na palabas lang lahat yung drama na yan, ah, Sir Rox. Anong silbi ng manhunt ngayon, ah, Sir Rox? Ubod ng daming pagkakataon na dapat sana nadakma na yan. Dalawang bubit na yan noon pa. Pero anong ginawa? Hinayaang magkukuda si Boy Cowboy. Taktika para makapag-isip siya ng paraan para siya makatakas. Di na siya makita pa. Ngayon man hunt daw. Hoy, huwag nga kami, ha? Anong klaseng mga palabas at pautot yan, ha? Mga Hindu robot. Sabihin niya sa mga lolo niyong panot, lawlaw ang pulubot na lubot, mga buwisit. Ngayon pa man, may pamanhant-manhant pa kayo. Pwe, nung nandyan lang sa harapan nyo, pag-alagala lang sa pakuyakuyakoy, bakit di ninyo dinakma? Pinahaba nyo pa istorya, patatakasin nyo lang pala. Pwe, mga gago, mga inutil, mga walang silbi, chupi. Galit na naman si Prince Erwin. Maghabol kayo ngayon sa Tambol Mayor. Mas maganda, ihilera kayong lahat sa plaza doon. Pagpipitikin kayo sa backlog, pwe, mga pisting yawa. Ayaw. Brother Eli Asisio, shout out, ah. Aida Ino, shout out. Sabi ko na ba, moro-moro lang yan, eh. Totoo yan, ah. Juan Gabriel, shout out. Jun Gabriel, my friend, shout out, ah. Sabi niya, hindi natin alam kung susuko si Bantag dahil alam niya na kung susuko siya at makukulong at doon siya sa Muntinlupa dadalhin, alam niya ang mangyayari sa kanya. Totoo yan, Juan, ha? Porping Peña, shout out. Nakakatawa, Xerox. Kabinete ni BBM. Mga sindikato, sinungaling, mga dating nakakulong, senador, pati mga pulis. Totoo yan. Porping Peña ulit, oh. Dapat si Albayalde, pinarusahan, nag-recycle ng shabu. Napapamura ka talaga, eh. Putik! Sabi nga ni Atty. Libayan, eh. Anak ng putik. Temari Bernardo, shout out, sabi niya. Ang dating astig at mayabang na si Bantag at Sulweta ngayon ay mga fugitive na. Sabihin mo kasi, Bantag, kung sino talaga ang nag-uto sa'yo para patay si Kapersi para di na ikaw mastermind. Si Tanda na. Joe Flores, my friend, shout out. Menopause Nak, shout out, ah. Eman Escalona, Nak, shout out. Ryan Yumura, shout out, Nak, ah. Anak Aboy, shout out, Anak Aboy. SKL Vlog, shout out, SKL. Oh, Pits Rumingan. Guwapo ni Pits Rumingan. Okinawa, Japan. Direk Rostuelo, shout out, ah. Hindi mo ko mini-message, ah. Magkulab tayo, ah. Joe Flores, sabi ni Joe Flores, ah. Uminom ka ng bulaklak, Xerox, yung rose gin. Makakatulong yon sa nicotine craving. Saka maghanap ka ng hobby para ikaw ay maaliw. Mahilig ka namang kumanta. Sumama ka kaya sa mga haranista. Di mo na ba namimiss ang magpumada ng Elvis? Isusuot mo pa rin pa yung
Elpo shoes mo. Ah. Joe Flores ulit, oh. Parang needle in the haystack na yan, Sir Rox. Sobrang lawak ng Cordillera. Maraming bundok at jungle talaga. Maalala nyo ba si Hiro Onoda? Yung Japanese soldier na nagtago sa Philippine jungle at hindi lumabas hanggang 1974. Saka maraming pera si Bantag na pambayad sa mga taong gustong magtago sa kanya. Totoo yan, eh. Eh, sa ano lang, di na siya magagalaw, eh. Yun sa boss niya, hindi na siya magagalaw doon. Sinong papalag doon, ha? Cassandra Daisy Oil. Hello, Mr. Rox, at sa lahat ng Warriors. Ilalabas lang ni Romulia si Bantag pag magkaroon na ng malaking kapalpakan ang administrasyon na ito para ma-divert ang atensyon. Example, nung lumabas ang issue ng kapatid ni First Lady ay sangkot sa smuggling ng asukal para ma-neutralize, inilabas naman ang ombudsman ang kaso sa mga sangkot sa Parmalee. O kaya pag napikon si His Excellency sa kaka-fiscalizer ni Duterte sa administrasyon ni BBM, doon lang kuno nahuli sila Bantag. Blockbuster job before. Blockbuster job before is how to do damage control by making explosive news to cover ng kapalpakan ng isang administrasyon. Sad to say, Percy's case may be used for somebody's advantage. Tama, Mr. Rox. Sana hindi gagastos ang mga Pilipino ng malawakan na manhunt. If only Justice Department did their diligent job. Totoo, di ba, Cassandra Daisy? Ha? Nagtanga-tangaan, eh, di ba? Pagkatapos ngayon, nagagaling-galingan. Ak ng puto. Lusot sa tanga yan, Cassandra Daisy, sa tanga yan, style yan, ha? Malawak ang manhunt. Oh, susunod yan. Magbibigay kami ng premyo sa mga ganun yan, eh. Doon sa baryo, pwede yan sa baryo. Doon sa mga ano. Ay, nako. Ewan. Tony K, shout out. Malabo nang, sabi niya, oh, malabo nang mahuli sila Bantag, Karox. Kasi inutil ang batas natin. Pinatagal ng pinatagal ang kaso. Dapat doon pa, nakakulong na ang mga kumag na yan. Totoo yan, Tony K. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Karox. Nax, sa wakas, nag-atsyensya ka din, ha? Astig. Sabi ko na nga, be. Mapupuna mo, eh, ha? Arnul po, si Diego, shout out. Sir Rox, baka wala na dito sa Pinas ang mga yan. Malamang! Kaya nga nilabas ni Warren to Paris, eh. Yun lang si ano, yung si Tevez. Oh, tayo, hindi luluwas, hindi nila 'yon ano. Hindi 'yun uuwi, oh. Eh, ang idol nun si Escobar, eh. Oh, ngayon nakatakas na siya, papakulong pa siya bukas kayo, ha. Oh, di ba? Yung abogado kaya nila ikulong, ha? Huh? Ano klase ng abogado kayo kung hindi niyo kayang pauwiin yung inyong mga kliyente, ha? Sabi ni Kalat niyo, simple. Alam mo, simple lang yan. Hindi mo pwedeng hanapin ang taong nasa tabi mo. Walang manhunt na mangyayari. Isang kaululan yan. Inuungas lang tayo ng mga yan. Totoo yan, friend. Kalat niya. Ito. Merly Nasnar. Welcome to the club, Merly Nasnar. Dito natin makikita ang kakayahan ng mga taong nasa gobyerno. Tingnan natin kung mahuhuli nila si Bantag at Sulweta. Malabo yan, Merly. Kung talagang gustong hulihin yan, pinostehan na yan nung pa. O, pinostehan na yan. Dati sinasabi ko na dapat postehan na yan dahil tatakas yan, hindi yan magpapahuli. O, eh, wala, eh. Ngayon, saka ngayon, malawa ang manhunt ng kailangan. Wala na yun. Ay! Kawawa talaga tao dito. Pag may connection ka, wala. Andy Dilacos ulit, oh.
Kahit pagka kahit pang kalawakan pang manhunt, mahirap nang mahanap si Bantog. Totoo yan, Andy. Ah. Shelly J. Sir, shout out. Kahiya ang ibang mga nakaupo sa gobyerno sa Pilipinas. Feeling nila sa kanila ang Pilipinas. Hay nako. Wala na talagang kahihiyan. Yang mga yan, sabi ni Shelly J. Sir. Ito. Rolando Abion. Shout out. Baka patay na. Pinaligpit na. Nag-utos sa kanya. Ito. GTY 7806. Tina, sabi niya, shout out, welcome to the club, ha? GTY 7806. Oh. Tinago na yan ni Kibuloy. O kaya ni Digong, sabi niya. Ito. MS Paulo 2906. Welcome to the club. Baka po may big boss si Bantog sa pagpatay kay Kapersi. At yun din ang nagkakanlong para magtago. Nagkakanlong para magtago. Hindi malayo, ha? Rudy Bulay, shout out. Maniwala ka dyan. Noong pasana yan, kung talagang may patas na aplikasyon ng batas. Patas na aplikasyon ng batas. Totoo. Wala. Reynaldo Gonzalez, oh, shout out, ha, sabi niya. Pabayaan lang natin si Rimulya kung anong gusto yung gawin. Pag andito ng ICC, tutupi yan. Nakapagsasalita lang yan kasi wala pa dito. Takot na din yan. Hindi sa ICC, takot kay Digong. Baka binantaan na din ni Digong si Rimulya gaya Blemblong. Si Bantag Solweta, Xerox, mamanhunt na daw. Nakakasa na raw sa mga pugante. Na yan. Naka full butter gear na yan. Tangki dapat dali nila. Halimbawa, makita. Baka nga nasa pandigma ang barko na ng China mga Purimaw na yan, sabi niya. Dagdag bala din sa kanyon. Dalawang pugante. Ika, siguro ng China pag nag-gera. Oo. Ito. Fidel Marpil, shout out, ha, sabi niya. Kailan naging matalino si Kailan naging matalino si Rimulya? Salita lang yan, puro yabang ang alam. Niyang pinaiikot lang tao ni Rimulya. Totoo, parang matalino kung tignan mo, no, diba? Oo. Fidel Marpil ulit, sa Punjio, nidigong nyo si Bantag. Ha? Yannick Ordobes, shout out, ha? Yung anak niya, bagong graduate ng PNPA, yung bigyan first assignment para hulihin ang tatay niya. Kung hindi, dismiss from service. Tiyak, susuko si Bantag. Ah. Norma Arcilla, shout out. Sabi niya, basta ganyan, guilty talaga siya. Kasi kung wala noon pa, sumarap na sila, siguro po, nanghihinayang at nagsisisi yung nagpapatay kay Kapersi. Eh di sana lalo pa silang yayaman sa Bucor yang si Bantag. Totoo. Ano to? Noraline Aquino. Welcome to the club, Noraline Aquino. Naka-attend pa ng graduation ng anak niya sa PMA. PNPA. Ngayon manhunt na. Niloloko lang nila mga tao. Totoo yan, Noraline. Ano to? Jose Pino Figueroa. Welcome to the club, Jose Pino Figueroa. Mag-reward na para mahuli na agad ang mga kampo ni Duterte. So, nahintay-intay mo, Jose Pino. Magbibigay yan ng reward, ha? Malia Leonora Roque, my friend, shout out. Sabi niya, sana mag-stay lang si Maharlika. Sana mag-stay lang si Maharlika sa totoo. Baka ma-operan siya ng maganda, bumaligtad siya. Para sa akin, hindi pa huli ang lahat kay Maharlika. The time is always right to do the right thing. Sa pag-aresto naman kay Bantag, asa PNP na lang bola, hindi na kay Rimulya.
pwedeng citizen arrest sa pugante. Pag makita ninyo at may pagkakataon kayo, paluin nyo na sa ulo. Yan, saka i-turn over sa pulis. Pakikurot na rin po siya sa mukha para kay Ka-Percy. Kung maaari sana, maaari sa tarantula o sa alimangon ninyo ipakurot. Pero baka hindi tablan, ang kapal kasi ng mukha niyan eh. Totoo yan, Malianionera Roquea. Ito. Norma Arcilia ulit oh. Mga makaduterte rin ng mga yan eh. Malay nyo, baka may kumakausap dyan para di makapasok ang ICC sa bansa. Mga sabit din kasi mga yan, sabi ni Norma. 3JCO po. Hello Sir Rox, naku naman, palabas lang yan. Bakit nila gagamitin ang CIDG for a manhunt eh? Sinisiguro na nga muna nila na nakatago na si Bantag at Sulweta bago nilabas ang warrant of arrest. O, totoo. Ang galing mo talaga. Kung matalino ang Pinoy, kuha na agad nila ang palabas na ito. Kaso, karamihan sa Pinoy, mas pinipili nila maging tanga. Totoo yan, 3JC of ka. Si Jane, ano ito eh? Si Jane Libana. Libaina. O. 3JC of ulit o. Sir Rox, wala yung manhunt na yan. Naglulukuhan na lang sila. Totoo yan. Ah, 3JC of ka. 3JC of ulit. Eh, ang lakas ata ng kapit ni Bantag kay Dutz, di yan basta-basta mahuhuli o magpapahuli. Totoo yan. 3JC of ulit o. O sige Sir Rox, kunwari totoo yung manhunt na yan. May reward pa. Kung sino ang magkakapagbigay ng tip. Sa palagay mo naman kaya, Sir Rox, maghahanap nga talaga yan si IDG na yan. Kunwari lang mga hahanap pero lakwacha lang gagawin ng mga yan. Totoo yan, 3JC of ka. Andres Baltasar, shout out ha. Kung tutuhanin at walang iilagan, saglit lang mahuli ni si Bantag basta nandito pa sa bansa. Totoo yan, Andres Baltasar ka. Kaso nga, wala eh. Eto. Real Christian Ruiz. Welcome to the club. Sabi niya, para mas madaling mahuli sila Bantag, Rick Sulweta, freeze the bank account of Bantag and Sulweta. Too late para yan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Baka nakalabas na yan, dalawa na yan, foreign countries. Totoo yan. Real Christian Ruiz ulit o. SOJ Remulla, mahina ang iyong kukote. Sinabi na nga ni Bantag noon, di siya pahuhuli ng buhay. Paano kasi, si SOJ Remulla, panay-panay ang daldal at pa-interview sa mga press people. Totoo yan. Real Christian Ruiz ulit o. Walang magandang mangyayari sa criminal justice system natin pag ang inilagay na mga tao ni BBM sa mga sensitive position ay questionable ang pagkatao, not trustworthy, like SOJ Remulla. Di ba siya ang nag-akusa sa kampo nila, Atty. Lenny, na infiltrated ng mga NPA, but la siyang matibay na proof up to daldal lang. Totoo yan, Real Christian Ruiz, ha? Hoy, mission accomplished mga boss. Oh. Naka-isang oras tayo. Sana nagustuhan ninyo itong ating iba-ibang topic. Ha? Sabihin nyo nga kung anong dapat gawin mga Rocky Warriors dito sa bansa natin. Ano ba ang dapat? Magtiis? O ano? Ha? Ganun lang yun. Umasa na lang sa milagro. Diba? God bless, mga boss.